guys! So, welcome sa akin part 2 ng day 3 vlog ko. Enjoy watching! Nandito na kami sa Cobustan Museum. Sabi nila, it's the first museum. Yun. Sa mga hindi nakakaalam kung saan ang Azerbaijan. Ang Azerbaijan is located at charot! Ano na yan? Geography. Hindi. Ito na. Yung Azerbaijan is located between Eastern Europe and Western Asia. Paano ko nalaman? Sabi ni Google. So, yun. Actually, kanina pa ako ihing-ihi. Punta kami na mag-toilet muna kami. Kanina pa kasi nagkape ako tapos tubig. So yun, it's very sunny but ang hangin dito is malamig. Kaya okay lang din. At nag-sunscreen naman tayo. At nandito na nga tayo sa loob ng museum. And ipapakita ko lang sa inyo kung ano-ano yung mga nasa loob nito. Nakalabas na nga tayo ng museum. So, ito yung view sa labas. Mukha lang siyang mainit. Pero promise guys, ang lamig ng hangin. And super hangin niya. Ang next stop is museum pa din. Pero it's like an outdoor museum. So, ito kami sa labas. Musical instruments which you can find here and it's in the air, that's why. If you hit this one, it will not be so clear. Like this. Gavaldash. The wild wild small animals actually, like rabbits and wild boars. As you can see, wolves there. Cross and go up by the roots actually. Now it's closed because of UNESCO in 2007 until today. As indicate, in 2007, it gets a status of big man-made hollows. There you can find boats and hunters to zigzag, which you can see there. For dalakad, sa initan ang person. So, ito, ang butas na to is interesting kasi pag nakalusot ka daw dyan without being stuck sa gitna, at makalampas ka dun sa kabila, pwede kang makamake ang arte, makamake ng wish nga. Sa kabilang side, ito ang view, and sa kabila is yung mga rock formation. Itong rock formation na to is super na-amaze talaga ako. Hindi ko alam rin kung bakit. And dito, merong mga carvings dyan na sabi nila ginawa pa daw nung mga sinaunang persons na mga nakatira. Dito, yung nakikita nyo dagat sa may dulo is yung Caspian Sea. So, yung mga nakikita nyo mga parang butas and mga parang mark, galing daw yun sa alon. Kasi pagkakaintindi ko, parang abot ata hanggang dito yung
yung Caspian Sea before. So, makikita nyo naman, ayan na, parang ang baba na nung andoon na sa malayo yung Caspian Sea. I have two places there also to visit, and then the last place, cave, which also are in our program. Tamang decision yung tripod natin ngayon, Be, kasi kahapon nakalimutan natin siya. At least, ayan, magagamit natin siya. Ayan, sa likod ko yun yung Caspian Sea, and yung sa harap ko, yung mga rock formation dahil sa mga landslide and everything sa mga ano. Yun. Why is cultural layer important? Down from this cultural layer, these carvings are from 10,000-12,000 years before. Yan, pabalik na kami ng sasakyan. Then, maglalunch natin. May isa pa lang pupuntahan. Tapos lunch. And then, Fair Temple and Burning Mountain. Dinaanan kaming oil. Ay, nakalimutan ko na. Oil, chuchu. At makakain na ulit dito. Kasi nakabalik na kami ng Baku. Pakita ko. Yun ay industrial oil spill. So, magla-lunch na kami. It's currently 1:20. Nagutom na ako. Then I think parata ata yun, or parang manakish. Yung isa may lamang meat, yung isa may lamang parang veggies, ganyan. Then yung main course, of course, tsaka yung main course is parang katulad din ng kahapon, kaso mas konti yung kanin nila. Yeah, parang chicken, lamb, and mutton, ata, I think. Nakarating na kami sa Burning Mountain. Bumibili lang ng ticket, and then papasok na tayo. Literally burning. Me and my friend are good. We will go to the bar and then we can come here and should we have a lot of go here? Guys, andito na kami. Sa loob. Thank you so much. So, kahit nag-gusto, maapoy pa din yan. Amazing, no?
Sobrang sulit. Natapos siya ng before 6, 5:45 exactly. And sobrang sulit niya. Na-enjoy ko siya. Ang dami naming pinuntahan, hinihingal. So ngayon maghahanap ako ng malapit na train kasi so ko matry mag-train dito. Masarap yung mga pagkain nila dito. Ang Azerbaijan is a Turkish country, kaya ang food dito ay puro Turkey. Charot. Puro. Hindi, it's a Muslim country. So, wala halos pork, pero hindi siya prohibited. Open sila na magbenta ng meat na baboy. So medyo paakyat tong daan na to, kaya hinihingal ako. Sa wakas at nakahanap na rin ako ng train station. And dito, nagtatry akong bumili ng baki card. Yun yung tawag sa kanilang card. Parang ano siya, null card sa Dubai, ganun. Ayan. Sige, independent woman ka eh. Ayan. And ayan na nga, lumabas na ang aking card. Baki card. Take receipt. Kahit itatapon lang rin naman. And tada! Let's try ang train station sa Azerbaijan. Na-try ko nga din tong nakakalulang escalator nila. Napakababa. I mean, napakalalim. Actually, dito, wala naman talaga akong specific na station na pupuntahan. So, naghanap na lang ako ng station na pwedeng babaan. And from doon, mag-ikot ulit ako. Gusto ko lang talagang matry yung kanilang train station. And gusto ko talagang makakuha ng card since nagko-collect ako ng mga transit card bang tawag doon. Okay na ako, nakatry na ako ng ano nila, train. Sobrang taas ng ano, ng escalator. So, ibig lang, sobrang lalim yung train nila. Nasa babang baba talaga. Yan, below. Dinner ko. Ano to? Chicken with mushroom na may fries. And then, cappuccino! Hi guys! Nakabalik na ako sa hotel. Galing sa ating day 3 ng stay dito sa Azerbaijan. So, day 1, nagpunta tayo ng Old City and yung boulevard nila. So, hindi na natin nalibot masyado kasi may kailangan akong gawin. So, hindi na ako nakapaglibot. And then, day 2, lumabas tayo ng Baku. Muna tayo ng Gabala and Shamaki. Nag-cable car din tayo. And kanina, pumunta naman tayo ng Gobustan at saka Fire Temple and Burning Mountain. So, pinaka na-amaze ako sa Burning Mountain kasi nga, ulitin ko, kahit nagsa-snow, umaapoy pa rin yon. And it's because of, hindi ko naintindihan masyado yung methane gas. Methane gas ba yun? Basta gas. Dahil yun sa
gas nga. So ang ganda siguro makita yon kapag nagsusnow, when kaya, no? Gusto ko ma-experience. And gusto kong balikan yon during snow season nila dito. Kasi sobrang amazing. So, prang amazing talaga. Yun yung masasabi ko. Yun lang yung perfect na definition for that. Amazing. Incredible pala. Ganon. Yun. So, yun yung pinaka-favorite kong nakita. Ang sabi ng tour guide is mamatay lang yung apoy sa siguro sa hangin tas buhangin. Parang ganon. Kasi nga, basta yun. My gosh, hindi ako magaling sa science. So, yun. Ang ganda-ganda niya. Ang galing-galing. Nung mandang hapon, masyado nang mahangin. Kaya, hindi na ako nakapag-picture ng maayos. Kasi, yung tripod, syempre pag na-extend na siya sa kanyang pinakamahabang length, hindi siya ganun ka-bigat. So, may tendency na tatangayin siya ng hangin. Hindi ko na siya matatayo. So, yun. Ako nga parang tatangayin na rin ako ng hangin. So, ayun guys. Kanina bago ako umakyat, merong grocery dyan sa baba. Bumili ako ng mga chocolate nila. And yung chocolate is tinitimbang. So, it's like 3 mana ang mga nabili ko. Parang konti-konti lang, mga ilang piraso para makadami ako ng ano. So, papakita ko sa inyo. Bumili rin ako ng mga keychain and ref magnet. Ayan guys, ang napamili ko. So, ito, 2 mana ata to. Bili ako niyan. And then, yung mga chocolate. Ayan. 3, 3, 2, ayan, 2-1. And, ayan. Sa mga souvenir naman, ayan yung napamili ko. Ang cute neto. Baril-baril. Feeling ko tig-isa lang kami ni Jorel dyan. Tapos ito, ang cute din. Tig-isa din kami ni Jorel. Diba? Ang cute-cute. Tapos ayan. Keychain, and ref magnet. So, parang meron pa ata. Yan ang malakas yun. Ayan yung nabili ko. Kasama din pala to sa nabili ko. Ang cute! Wala siyang connect sa Azerbaijan. Pero nung nakita ko to, sabi ko, oh my gosh. Hindi pwedeng hindi ko siya mabibili. Cute-cute! Tapos, may nabili rin ako sa Miniso. Alam ko, may Miniso din sa Dubai. Pero, saan na ba yun? Pero, ang cute nung nabili ko. Wait lang. Ito siya. Ito siya. Ang cute-cute, di ba? Tote bag na may bear-bears. May panda. So, that's it. Super nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy din kayong manood ng mga nonsense kong videos. Thank you so much guys sa pagsama sa akin.